Magandang umaga po. Punta na po kami mag-aani ng watercress. Ganyan po. Check ko lang muna yung patubig namin dito sa baba. Patubig ng watercress. Tapos na yan. Patubig dyan eh. Babaradohan kasi yung mga dahon-dahon. Nalalaglag yun eh. Kailangan kasi ito araw-araw ko chinecheck eh. Yung may higot. Kailangan lagyan ng bato para di nasisiksikan ng mga maliliit na bato. Ito po, okay naman to. Tubig po ito din sa bagong tanim namin. Tatanim lang kasi namin yung mandol. So may pulse dito. Araw-araw po kasi kami nag-aari ng ganito eh. Watercress. Pero tigka konti lang po. 40 kilos na lang. Simula po nung nag-lockdown, tigka konti na lang eh. Hindi katulad dati na naabot pa ng 200 kada ani. Wala na po ngayon eh. Lugi. Ito rin po mga sibuyas nila, pinabayaan na rin. Bagsak presyo po kasi. Tapos po yung mga Baguio beans. Pinatuyo na lang yung bunga. Tatanim ulit. Daming bunga. Hindi na inanit eh. Mura-mura po kasi. Loging-logi sila. Sa pagbubuhat pa lang eh. Ang taas po nung kanila no. Akyatin nila. Pagbubuhatan. Kaya siguro pinabayaan na lang dito. Papanibagong tanim na lang ulit yun siguro. Daming bunga oh. Ito rin po yung mga bulaklak ng kapitbahay namin. Pinabayaan na po nila yung tanim nila. Sobrang mura po kasi yun yung bulaklak. Kaya yung ginagawa ng iba, binubunot na lang po yan at nilalagay sa pot, nililipat. Mas mahal pa kasi yan, 50 pesos yung isang puno. Ang dami na yung sa baba. Meron pa dun ha, mataas na sa mga teres-teres. Ayan. Napakaluwang. Loging-logi na yung mga magsasaka dito eh. Mga nagtatanim nito. Ito naman pa yung mga katatanim namin. Rose din. Saglit na lang to, lalagyan na ko ng bat dito. Pag susuplingan na siya na mamumulaklak. Ito po, bibiyakin po dito tapos sisiksikan ng supling kung anong gusto mong kulay. Lubang po nito eh, hindi ba sa baba. Meron pa po doon. Magugulang ako kasi ito, papalitan din namin ito pag nagkaroon ng binhi eh. Tapa kasi kami yung cuttings, nagtatanim dito. Dumaalang na lang yung puno. Ito naman pa yung katatanim na ng watercress. So.
May 4 na araw yata nakakalipas. Buhay na. Basta sagana lang po sa tubig yan. Mabisil lumaki. Hindi na rin pinapatabaan yan. Spray na lang ng pang-uod. Malakas yung tubig niya. Kaya mabilis umusbong. Ito yung patubig niya. Kailangan po nakatali yung mga hose dito eh. Kasi pag malakas yung ulan, pag buma, tinatangay ng agos. Kaya po mga nakatali ng alambre. Bumabar na eh. Daming bumabar ang mga sukal. Naman po kami kumukuha ng inumin. Inuminom namin. Lalaki na rin po yung mais ko. Tinanim ko sa gilid ng pilapil, ng watercress. Ito yung pinapatabaan ko noon. Oh. 3 linggo lang yata nakakalipas. Maliliit pa noon eh. Ngayon, laki pa sa tao. Yung pinataba ko nga po pala dito yung Yaramila saka Yorya, naghalo ko yun. Ang lalaki na agad no? Iputong watercress na to, yung bilis yung lumaki ah. Sinamaan yung spray ako ng pandam nagilid. Kaya naminim ako. Masprayhan ko po kasi yung gilid niya ng pamatay damo. Yan kaya mga naninilaw na. Hirap kasi magkamas eh. Lalo ngayon tag-ulan. Mga 3 araw pa lang tumutubo na ulit yung mga maliliit na yan. Kaya lang pag lagi na isprayan ng pamatay damo, tumuropok yung lupa. Matitibag po. Ganyan na. Kulang kasi sa oras. Ha. A few moments later. Amo may bali pa. Mabigat ikuin tayo ng mga papalaan. Mahaba na kasi tayo mabigat. Nagbiyag tayo tayo. Napulpulin na niya yung pana. Pwede ay nagpulot. Ayan, tayo na pa dito. Okay. Bilang at. Nasaan sa bak?